Okay, magandang umaga mga ka-veggies. Ngayon po ay nasa taas po ng Maryland ang Hurricane Isaias. Okay, so ito na po yung aking halamanan pagkatapos po ng hurricane dumaan dito. Ito po yung aking ampalaya. Okay, meron po yata akong tatlong klaseng ampalaya dito. Kasi hindi naman po ito certified, na bili ko lang po ito. Meron akong puting ampalaya. Ito po, parang puti. Meron rin akong ampalaya na parang makulubot siya na mataba. Ayan. Dami po niyang bunga. Okay? So, ayan po. Ayan. Ayan mga bunga niya. Ayan. So ito yung unang maputing ampalaya. So ito yung makulubot na ampalaya. Ayan. At saka yung regular na ampalaya. Ayan. So dami yung bunga. Ayan po itsura ng bunga ng ampalaya na hindi na pollinate. Ayan. So, ito po mga bunga ng aking ampalaya. Ayan po. So, ayan. Ang dami pa doon. Ayan po. Ayan, naging yellow na yung ibang bunga niya. Ayan. Saka ito po yung aking kalamansi. Ay, may kalamansi, kamatis. Ayan, daming bunga. Na-survive. Tinali ko kahapon. Yung Roma tomatoes. Malalaki po yan, oh. Ayan. Roma. Ang seeds po nito galing sa kamatis na nabili ko sa supermarket. At ito naman yung aking cherry tomatoes. Maliliit po sila pero marami po magbunga din. So, ayan po. Ayan. Yan tayo sa kabila. Ayan. Daming kamatis. Ayan, malalaki. Ayan po. Grabe. Okay. Mayroon akong Roma tomato dito. Ay, hindi ko tinalian kaya gumagapang na lang sila. Ayan. Ito pong aking malunggay na mataas, nakasurvive sa hurricane dahil tinalian ko po. Ayan o. May kawayan. Nakapat lang po siya pero nakasurvive kasi may tali ho. Tsaka yung kawayan na yan, meron siyang banting. Okay? Meron siyang support. Tapos itong aking mga saluyot, tinalian ko rin palibot. Okay? Mapapansin nyo yung tali ho. Kapalibot po doon. Kasi kung hindi, nako, baka nagkatumbahan na po itong mga saluyot na to. Yung alugbati ko so far, so good. Okay naman ho sila. Hindi ko pa ko ito nababawasan kasi hinihintay kong magbunga. Ayan na yung bunga ng aking alugbati. Kasi kukunan ko ng seeds para next year. Okay. Ito po yung aking saluyot, yung okra, yung kamatis, ay yung mais. Tinalian ko rin palibot para hindi matumba. Okay. Yung pipino ko ngayon ay may sakit. Ayun, parang nagkaroon sila ng fungus. Parang black spot yata po ito. Ayun po.
Yan, may sakit. So, yung aking mga sweet corn, survive naman ho sila. Kasi humitali. Ito po, tinalian ko para hindi matumba. Lakas po ng hangin kanina. Balik ko tayo sa ating Ampalaya kung silipin nyo. Maraming bunga yun. Yan. Po doon sa ilalim. Ayan. Bunga. Bunga, bunga, bunga. Ito po. Ito yung bunga niya na maliit. So, pwede pa ho itong mag-collapse. Pag hindi yung napollinate yung bulaklak na yan. Pag nag-open ho yan, katulad nito, kailangan hong ng mga pollinator para maging successful. Ito po, successful na ito. Okay. So, salamat sa aking advisor na si James. Ayan po, dahil bunga niya. Katago-tago lang. Okay. Ayan. Okra ko naman. Ayan, dami ng bunga. Ayan. May iba dyan para seeds next year. Yung aking basil. Survive din. So, yung sitaw. Tingnan nyo, ang daming bunga. Grabe. Bawat araw, hindi kang kumuha. Ayan. Ayan, daming bunga. Ayan. Ayan, bunga. Hindi ko nakuha kahapon, kaya parang magdidilaw na sila eh. So, tingnan nyo yung mga bunga nyo, ayan. Okay. So, balik ko tayo dito. Ganun din po yung ginawa ko sa aking mga okra dito. Nalagyan ko rin ako ng tali. Okay, naglagay ako ng poste. Kabilang dulo. Tsaka tinalian ko sila. So, survive naman so far. Kaso nga lang, kikita nyo, wala na sila sa order dahil ang lakas ng hangin. Okay? Bagyong Isiyas. Yung mga kangkong survive naman. Ayan. Survive naman sila. Grapes ayos lang. Yung blueberry at saka blackberry survive din. Okay. Ayan po. Yung aking halamanan na nag-survive sa Baguio, sa bagyong Isiyas dito sa Maryland. So, okay po. Maraming salamat.